syempre ang pag-usapin ho ng pagkain, supply ng pagkain at bigas lalo na. Alam niyo naman ang mga Pilipino, yan po ang staple food po natin. Opo, salamat po sa pagkakataon. Siguro po kailangan natin ipagdito na lang po. Last na po, Ma'am Joyce, yun nga po, yung presyo ng bigas, sana ako sisihin itong bagyo at itong karina dahil wala naman po talaga siya ang impact dahil nakahagas tayo, wala naman tayo na balita ang nasirang mga bodega, mga meron. Sana po wala rin magsabot talaga sa sabihin. Tapos sa presyo ng bigas dahil sa bagyo. Sana po wala naman ganyan mga ay nako, very good to note ho yan, sir, kasi baka mamaya pag nanamalingki ho ang ating mga kaserbisyo, sabihin, ay bakit biglang sobrang taas ng presyo ng bigas? Ay sasabihin ho ang mga nagbimeta, ay dahil sa bagyo. O sa inyo na ho nang galing sa samahan ho ninyo na dapat walang maging epekto yung bagyo dahil tayo ay nakapag-harvest na bago pa ho nagbagyo. Opo, normal ho sa isda talaga itong pinadaan, yung gulay natin dahil marami talaga nasira at hindi nakaklaro palawas ng Maynila ilang mga vegetables natin. Pero yung bigas po, lahat po yan nasa mga bodega, nasa warehouse, wala po talaga ang dapat na dahilan na pagtaas pa ng presyo sa mga darating na araw linggo. Okay, maraming salamat po. Yan po si Sir Jason Kainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Salamat, sir, sa inyo pong oras. Magandang gabi po. Thank you. Thank you, sir.